Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang mahalaga'y maipapangaral ni Kristo kahit sa anong paraan, tapat man o hindi, ang hangarin ng nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagalak ay ang pag-asa na balang araw muli akong makalalaya sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo at ng inyong mga panalangin. Ang aking pinakananais at inaasahan ay huwag akong magkulang sa aking tungkulin, kundi magkaroon ako ng lakas ng loob sa lahat ng panahon upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay ay makabubuti naman sa inyo. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mananatili pang buhay at makakasama ninyo upang matulungan kayong makapagpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Papunta sa templo ng Diyos ako ay siyang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, "Kapag inanyayahan ka, ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kay sa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, 'Kaibigan, dinika sa kabisera.' Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming mga medical examinations at mga gamot ngayon upang mapahaba ang buhay ng tao. May mga tao na walang pinagkakabalahan kundi ang magpadoktor, kumuha ng blood pressure, uminom ng gamot, ayaw pang mamatay. Kakaiba si Pablo. Si Pablo noon ay nasa bilangguan. Hindi niya alam kung makakalabas pa siya o tuloy na siyang papatayin. Handa naman siya. Para sa kanya, si Hesukristo ang pinakamahalaga sa buhay niya. Pareho lang sa kanya ang mamatay o mabuhay pa, basta makasama niya si Kristo. Sa totoo lang, gusto niyang mamatay na upang makapiling na niya si Kristo sa kabilang buhay. Pero kung makakatulong pa siya sa mga Kristiyano,
handa rin siyang manatiling buhay. Hindi mahalaga sa kanya kung mabuhay man o mamatay. Si Jesus ang mahalaga sa buhay niya. Sana ganito din ang pananaw natin. Hindi mahalaga kay Pablo kung mabuhay man o mamatay. Si Jesus ang mahalaga sa buhay niya. Sana ganito din ang pananaw natin. Hindi failure ang mamatay. Ang failure ay kung mahiwalay tayo kay Kristo. Kaya sa mabuhay man o mamatay, maglingkod tayo kay Jesus. Habang nasa mundo pa tayo, kunin natin ang lahat ng pagkakataon na lumago sa pag-ibig kay Jesus at maglingkod sa ating kapwa upang pag tayo ay mamatay at siguradong tayo ay mamamatay, hindi tayo empty-handed na haharap sa Diyos. Isang paraan ng paghahanda sa pagharap kay Jesus ay sumunod tayo sa kanyang mga aral. Sabi niya na ang kanyang kapatid at kamag-anak ay ang nakikinig sa kanyang salita at sumusunod nito. Ngayong araw, may aral si Jesus na dapat nating pansinin. Ito ay tungkol sa pagpapakumbaba. Kailangan natin ito. Ang nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos, pero ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Sinabi ni Jesus na huwag tayong maging mayabang sa akala natin na tayo ay ang pinakamahalaga. Kaya kukuha tayo ng pwesto na pandangal. Hahanap tayo na tayo ay ma-recognize. Hayaan na natin na ang iba ang kumilala sa ating dangal kaysa magbuhat tayo ng sariling bangko. Mapapahiya lamang tayo. Hindi ito nangangahulugan na magkaroon tayo ng inferiority complex, na mababa tayo, mataas yung iba. Ang ibig sabihin ni Jesus na huwag tayong magmayabang. Huwag isipin na tayo na ang pinakadakila at pinakaimportante. Ang ating halaga ay wala naman sa ating posisyon sa kainan o sa ibang functions. Hindi nawawala ang ating dangal saan man tayo nakaupo. Sa totoo lang, ang taong mayabang ang may inferiority complex. Kaya nga siya nagmamayabang kasi konti lang talaga naman ang halaga niya. Praktikal na praktikal ang turo na ito ni Jesus para sa atin. Do not be proud.